morning, students. Welcome sa aking YouTube channel, Mario De Luna Arts and Math Tutorials. Ako si Sir M, isang public school teacher, at magtuturo sa inyo ng isang math technique sa basic mathematics. Negative 9 plus 7, negative 25 plus 40, negative 18 plus 6, negative 2 plus 3. Nakakalito ba? Ano nga ba ang tamang sign na gagamitin? Sa araw na ito, ituturo ko sa inyo ang operations on signed numbers with different signs. Ito ay isang review lamang sa basic mathematics. Kaya, makinig at alamin. Let's solve! Ang math technique na gagamitin natin sa pag-solve ng operations on signed numbers with different signs ay tinatawag na utang at bayad o robberya. Tandaan lamang ang dalawang bagay na ito. Una, ang salitang utang. At ang pangalawa ay ang salitang bayad o robberya. Sinabi nating utang, ito ay tumutukoy sa negative sign o negative number. At kapag sinabi naman nating bayad o robberya, ito ay tumutukoy sa positive sign o positive number. Magbigay tayo ng unang halimbawa, negative 13 plus 5. Kung mapapansin ninyo, magkaiba sila ng signs. Ang sign ng 13 ay negative. Ang sign naman ng 5 ay positive. Sinabi natin kanina, kapag negative sign o negative number, ito ay utang. At kapag sinabi naman nating positive sign o positive number, ito ay bayad o robberya. I-relate natin ito sa real-life situation. Si Lito ay umutang ng 13 pesos kay Nancy. Magkano ang inutang ni Lito kay Nancy? 13 pesos. Ito ay utang. Kapag utang, ito ay negative sign o negative number. So magkakaroon tayo ng negative 13. Kinabukasan, si Lito ay nagbayad ng 5 pesos kay Nancy. Magkano ang binayad ni Lito kay Nancy? 5 pesos. Ito ay bayad, kaya ito ay tumutukoy sa positive sign o positive number. So magkakaroon tayo dito ng positive 5. Tanong, may utang pa ba si Lito kay Nancy? 8 pesos pa ang utang ni Lito kay Nancy. Yan ay utang. Kapag sinabi nating utang, ito ay tumutukoy sa negative sign o negative number. Kaya ang 8 pesos, lalagyan na lang natin siya ng negative sign. Kaya ang sagot ay negative 8. Pangalawang halimbawa, negative 25 plus 8. Ano sa tingin ninyo ang sagot? I-relate ulit natin ito sa real-life situation. Si Lito ay umutang ng 25 pesos kay Nancy. Ito ay utang kaya magkakaroon tayo ng negative 25. Kinabukasan, si Lito ay nagbayad ng 8 pesos kay Nancy. Ito ay bayad kaya magkakaroon tayo ng positive 8. Tanong, may utang pa ba si Lito kay Nancy? 17 pesos pa ang kanyang utang kay Nancy. Ito ay utang, kaya ang sagot ay negative 17. Kaya sa problem natin, negative 25 plus 8 is equal to negative 17. Pangatlong halimbawa, negative 32 plus 50 is equal to, ano kayang sagot? I-relate ulit natin ito sa real life situation. Si Nancy ay umutang ng 32 pesos kay Lito. Ito ay utang, kaya magkakaroon tayo ng negative 32. Kinabukasan, si Nancy ay nagbayad ng 50 pesos kay Lito. Ito ay bayad, kaya magkakaroon tayo ng positive 50. Tanong, may barya pa ba si Nancy kay Lito? Meron pa, 18 pesos. Ito ay barya, kaya ito ay tumutukoy sa positive sign. Kaya ang magiging sagot natin ay positive 18.
Kaya ang sagot sa problem natin ay negative 32 plus 50 is equal to positive 18. Pang-apat na halimbawa, negative 14 plus 20 is equal to, ano na naman kaya ang sagot? I-relate natin ito sa real life situation. Si Nancy ay umutang ng 14 pesos kay Lito. Ito ay utang kaya magkakaroon tayo ng negative 14. Kinabukasan, si Nancy ay nagbayad ng 20 pesos kay Lito. Ito ay bayad kaya magkakaroon tayo ng positive 20. Tanong, may barya pa ba si Nancy kay Lito? 6 pesos pa ang kanyang barya. Kapag barya, ito ay tumutukoy sa positive sign o positive number. Kaya ang sagot natin ay positive 6. Sa problem natin, negative 14 plus 20 is equal to positive 6. Subukan nyo naman sagutan ang mga sumusunod. Number 1, negative 12 plus 10. Number 2, negative 13 plus 4. Number 3, negative 31 plus 42. Number 4, negative 8 plus 15. Number 5, negative 90 plus 10. Ang sagot sa number 1 ay negative 2. Ang sagot naman sa number 2 ay negative 9. Ang sagot naman sa number 3 ay positive 11. Ang sagot naman sa number 4, positive 7. Ang sagot naman sa number 5 ay negative 80. Tama ba kayo? Sagutan ninyo ulit ang mga sumusunod. Number 1, 9 minus 15. Number 2, 4 minus 16. Number 3, 42 minus 31. Number 4, 15 minus 8. Number 5, 10 minus 90. Ang sagot sa number 1 ay negative 6. Ang sagot naman sa number 2 ay negative 12. Ang sagot naman sa number 3, positive 11. Ang sagot naman sa number 4, positive 7. At ang sagot sa number 5 ay negative 80. Tama ba kayo? May math technique na ba kayong natutunan? Mag-subscribe na sa aking channel. I-like at i-share ito. At kung meron pa kayong lessons na dapat i-review o i-discuss, mag-comment lang kayo sa baba at i-click na rin ang notification bell para updated kayo sa susunod kong math tutorial videos. Thank you and God bless us all.